Hello! Good morning mga bata! Ngayong araw na ito ay magsisimula muli ang ating online Sunday school. Okay? Ako nga pala si Teacher MJ at gusto kong malaman nyo na sobra ko kayong na-miss at lagi ko kayong ipinapanalangin. Okay, ngayong araw na ito, dahil tayo ay magsisimula sa ating online Sunday school, maaring pakiready ng inyong mga ballpen, ng notebook, yan, at ang inyong Bible. Okay? I-ready natin para pwede niyong isulat ang mga mahalagang bagay na inyong malalaman sa ating pag-aaral ngayon ng ating online Sunday school. Okay? At para naman po sa mga magulang, maaari po ba na pakigabayan po ninyo ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral ng aming lesson ngayon? Kung meron silang mga katanungan, pwede nyo silang matulungan upang mas lalo nilang maunawaan ang salita ng Diyos ngayong araw na ito. Okay, ngayon, simulan natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Pikit natin ating mga mata at itungo ang ating ulo. Tayo manalangin sa ating buhay na Diyos. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Panginoon, naririto kami sa iyong harapan at patuloy na nagpapakumbaba. Dalay ko Panginoon na hipuin mo ang puso at isipan ng mga bata ngayong araw na ito at tulungan mo silang matuto sa iyong mga salita. Panginoon, patuloy mong bigyan ng bawat isa ng kaaliwan, pananabik sa iyong salita araw-araw at sa ngayon Panginoon, nawa Lord, ikaw ang magbigay sa kanila ng bukas na kaisipan at karunungan sa iyong mga salita ngayong araw na ito at bigyan mo sila ng desire na patuloy na isabuhay ang mga matututunan nila ngayong araw na ito. Sa iyo po Panginoon ang papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Pamagat ng ating kwento ngayong araw na ito ay mga bisita mula sa langit na matatagpuan sa Genesis chapter 18 verses 1 to 19 and 12 to 13 and verses 23 to 29. Okay, let's open your Bible and look at all of these verses. Mga bisita mula sa langit. Isang araw, habang nakaupo si Abraham sa pintuan ng kanyang tolda, may nakita siyang tatlong lalaki. Mukha silang mga manlalakbay. Tanghaling tapat noon, kaya sinalubong sila ni Abraham at inanyayahang magpahinga muna sa lilim ng puno. Dinalhan niya sila ng tubig para makapaghugas ng paa. Pagkatapos, pumasok siya sa tolda at sinabihan si Sarah na magluto ng tinapay mula sa pinakamainam na harina. Inutusan din niya ang isang alipin na iluto ang isang matabang guya o batang baka. Nang handa na ang pagkain, inihain niya ito sa mga panauhin kasama ng gatas at keso. Siya mismo ang nagsilbi sa kanila habang kumakain sila. Sinabi ng isa sa mga bisita, "Siyam na buwan mula ngayon, ang asawa mong si Sarah ay manganganak ng isang lalaki." Nasa pintuan ng tolda si Sarah at nakikinig sa usapan. Nang marinig niya ito, natawa siya dahil masyado na silang matanda ni Abraham para magkaroon ng anak. Pero sabi ng bisita, "Bakit tumawa si Sarah? Meron bang imposible para sa akin?" Ang panauhin pa lang ito ay ang Diyos at ang dalawang kasamahan niya ay ang mga anghel. Matapos kumain,
Nagtungo ang Diyos at ang dalawang anghel sa isang mataas na lugar, kung saan matatanaw nila ang lungsod ng Sodoma. Sinamahan sila ni Abraham. Napakasasama ng mga nakatira sa Sodoma, kasing sama sila ng mga taong nabuhay bago naganap ang malaking baha. Pinaghaharian sila ni Satanas at lahat sila ay gumagawa ng kakilakilabot ng mga bagay. Katabi ng Sodoma ang lungsod ng Gomora. Ganoon din kasama ang mga tao roon. Sinabi ng Diyos kay Abraham, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora. Napakalaki ng kanilang kasalanan. Pumunta ako rito at aalamin ko kung ito ay totoo." Naisip ni Abraham ang pamangkin niyang si Lot na nakatira sa Sodoma. Pagkaalis ng dalawang anghel para magtungo sa Sodoma, nakiusap si Abraham sa Diyos. Sabi niya, "Papaano po kung may 50 mabubuting tao sa lungsod? Wawasakin po ba ninyo ang buong lungsod? Naniniwala po kung hindi ninyo idadamay ang mabubuti sa parusa ng masasama." Nangako ang Diyos kay Abraham na kahit 10 mabubuting tao lang ang matagpuan sa Sodoma, hindi niya wawasakin ang syudad. Pagkatapos nito, umuwi na si Abraham. Nang gabing iyon, dumating ang dalawang anghel sa Sodoma. Nakita nila si Lot sa may pintuan ng lungsod. Sinabihan sila ni Lot na umalis na sa lungsod kasama ng kanyang pamilya. Lahat ng mga tao sa Sodoma ay masasama at ipinadala ng Diyos ang mga anghel para wasakin ang syudad. Sinabihan nga ni Lot ang kanyang pamilya na lisanin ang syudad, pero pinagtawanan lang siya ng ilan sa kanila. Sa bandang huli, tanging si Lot at ang dalawa niyang anak na babae ang nakatakas. Kinabukasan, nagmamadaling bumalik si Abraham sa lugar kung saan niya tinanaw ang Sodoma kasama ng Diyos. Pagdating niya roon, nakita niya ang makapal na usok mula sa lambak ng Jordan. Para itong usok mula sa isang higanting pugon. Pinaulanan ng Diyos ng nagliliyab na asupre ang Sodoma at Gomora at ang buong lambak. Ngunit dahil naalala niya si Abraham, hinayaan niyang makaligtas si Lot. Wow! Napakaganda ng ating kwento ngayong umaga! Okay, sigurado na marami kang natutunan sa ating kwento sa Biblia ngayong umaga. Ngayon, dumako naman tayo sa discussion guide. Okay, meron akong 4 na tanong na dapat mong sagutin na patungkol sa ating kwento ngayon. Unang katanungan, paano inasikaso ni Abraham ang kanyang mga bisita? Okay, second question. Ano ang sinabi ng Diyos na mangyayari kina Abraham at Sarah? Okay, pangatlong tanong. Bakit winasak ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora? At pang-apat, ano ang natutunan natin tungkol sa Diyos? Okay, ang mga tanong na ito at ang mga kasagutan ay pwede niyong sabihin at pag-usapan ng inyong mga magulang, mga bata, okay? Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo
ang mga taga-ibang higka. Roma 12 verse 13. Napakadami nating natutunan, hindi ba? O di ba, mga bata? Bilang pagsasabuhay, lagi nating tatandaan na maaaring mag-anyong tao ang Diyos. Kayang-kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na imposible. Winawasak ng Diyos ang mga lugar na tinitirhan ng masasamang tao. Hindi idinadami ng Diyos ang mga walang sala sa parusa ng mga may sala. At pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin para sa iba at inililigtas niya sila. At natutunan din natin na inaasikaso ni Abraham ng mabuti ang kanyang mga bisita. Papaano din ba dapat natin sila tratuhin? Dapat din tayong maging mabait at magalang sa ating mga panauhin. Nawa, lahat ng bagay na ito na ating narinig at natutuhan ngayon sa ating pag-aaral ay patuloy nating isabuhay. Okay, para sa ating panalangin, pasalamatan natin ang Diyos para sa ating mga kamag-anak at kaibigan na bumibisita sa ating mga tahanan. Hilingin natin sa Diyos na gawing pagpapala ang ating pamilya sa Kanila. Okay, tayo na't manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kaibigan at sa mga kamag-anak na patuloy na bumibisita sa aming mga tahanan. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy na maging pagpapala ang aming mga buhay sa kanila. Maraming salamat sa aming natutunan ngayong araw na ito, na way patuloy namin itong maisabuhay. Sa dakilang pangalan ni Jesus, Amen.